Hello po guys, magandang gabi ulit sa inyong lahat at nandito na naman po ulit tayo. Ito po yung ating continuation nung about Ding Baksha na live natin nung August 4, 2019. Ito po yung part 2 guys. Yung part 1 po, ang kanyang picture po ay bird's nest. Ito naman po yung part 2 ay Nemo. So guys, let's start about our topic about the continuation of clinical explanation about Ding Baksha. Actually, 2016 pa ho itong video na to. Kaya lang kailangan ulitin ko po ulit para maintindihan po natin lahat. Let's start now. Tuloy po tayo dito sa clinical study ng human vaccine clinical study experiment. Yun. At according to the clinical human study experiment, adult na nga po yung binigyan itong mga newly invented experiment vaccines or kahit anong klase ng medicines, kahit anong klase ng gamot. Matatanda na po ang binigyan, pero dapat ang manufacturer, ang Sanofi, connivance ng Sanofi, itong government, puspusan po ang kanilang surveillance, ang kanilang pagmumunit. Ito dito sa mga taong ginawa nilang experiment. Nilang human experiment. Yung mga pinag... Ituturuan nila, yung mga pinagbibigyan nila ng mga Ding Baksha. From time to time, iniminomonitor nila, sinasurveillance nila, at araw... silang bibigay ng kanilang observation. Ano ba ang nangyari today? Ano ang nangyari? Ano ang kanilang... But we have to write it down because it must be actual experimental theory experiment. So, ibig sabihin, habang itong mga tinurukan, kung anong nangyayari sa kanila after second day, after second, so, kailangan yung mga nagmumonitor sa kanila, itong mga taga from Committee of World Health Organization, kasangkot po yan dyan, yung Sanofi, kasi sila yung manufacturer, yung private sector, itong gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno from Department of Health, this WD, Department of Education. From time to time, according to their observation, nagsusulat po sila kung ano ang kanilang observation dito sa 20 to 80 human beings na ginawa nilang clinical study or clinical human experiment. Yung po, dapat gagawin nila not only 1 month, not only 1 year, not only 2.5 years, but 5 years.
gamit ng observation. So, marami pong utak ang ginamit, marami pong utak ang gumana. So, wala na po dyan ang sinasabing, anong tawag niyan? Fake. Wala po dyan ang fake news. Kasi, nagtulong-tulong po itong mga may common sense, mga may utak, at ang kanilang mga human experiment, ang kanilang human study experiment ay from time to time. So, the next day, ibang susulat, may kanya-kanya po sila dyan ang observation. Yun po ang totoong mangyayaring, let's say, habang nagkakaroon sila ng theory observation, experiment, actual experiment, diyan po lalabas ngayon ang mga risky, tinatawag na itong 80 human beings ay hindi po pari-pariho ang kanilang pagtanggap doon sa late seeding baksya. So, magkakaroon po ng individual na tinatawag na observation. So, itong mga scientist, let's say, itong mga researcher, halimbawa, may dumating ang time na dito sa 80 human beings ay nagkaroon ng isang risky situation. So, ngayon, dito may mag-aaralan kung ano yung composition ng kanyang mga antibodies na hindi nakapag-prevent dito sa kung ano ang kahinaan ng kanyang katawan. Anong kahinaan ng kanyang katawan? Bakit hindi niya na-absorb or na-prevent itong let's say, dengbaksya, to be specific. Kasi kahit anong medicines naman po, pwede nyo i-apply. So, let's say, dengbaksya. Doon ngayon, magkakaroon ng masusing pag-aaral. So, let's say, nangyari. So, kailangan in theory is isusulat din po yan. Para pagdating doon sa conclusion, ay isusulat po natin, pag mahina pala ang white blood corpuscles ng isang tao, ay hindi pala makakayanan ng ang dengbaksya. So, therefore, ang isang may sakit na anemia or anemic, mahina ang kanya white blood sa corpuscles or natatalo niya ang red blood corpuscles, ang red blood leaflets niya is hindi po siya pwedeng bakunahan, ay pwede na rin po yan isulat dito sa tinatawag natin ng partial conclusion. Hindi pa po yan real conclusion, partial pa lang po yan. Ngayon, ito namang malulusog, natural, pag-aaralan nyo rin po. O dito, nag-work itong dengbaksya na to dito sa mga tao. Kaya susulat din po nyo. Bad or worse, kailangan nakasulat po yon in theory. Kasi, paano kayo magkakaroon ng conclusion without observation? Ngayon, ang ginawa nyo po sa mga bata ay tinusukan nyo lang po sila ng tinusukan without massive surveillance, without massive control, surveillance, and theory experiment. Basta pinagtutusukan nyo lang po,
yung mga batang yun, ang tawag po sa inyo ay mga kriminal po kayo. So, hindi lang po, si Kagiri, hindi lang po human rights violation ang ginawa nila sa mga batang ito na pinagtutusukan nila, 733,000 human beings. Mayroon po silang kaso, may liability po silang case ng criminal case. So, pwede nyo po sila sigagirisampahan ng criminal case. Ang Sanofi, ang ito mga tao ito. Yan. Ngayon, lahat po ng vaccine ay may tinatawag po siyang vaccine adverse event repeating system. Bali si Kagiri, research niyo na lang po ito kasi ito po ay according to legal legislation po ito. Itong vaccine adverse event repeating system, itong VAERS kung tawagin. Bali ang pwedeng magkaroon ito ng teori yung medical words, yun na nga yung mga medico legal at yung mga legislatura. Ngayon, itong sa itong Sanofi, hanapan nyo rin po itong Sanofi na to ng mga papel galing sa CDC. Ang tawag po niyan ay Centers for Disease Control. Kasi nagsisinungaling po sila na 90% epidemic po ng dengue ang Pilipinas. But I'm pretty 100% sure na ang mga dengue cases sa Pilipinas po ay very isolated po. Kaya kung sasabihin nila na 9 out of 10, so ibig sabihin 90% out of 100 is epidemic. Mali po yan sila. Kaya pwede nyo rin po sila kasuhan ng fake news. Yung pang tinatawag na fake news, joke. Meron po kayo, kasi kayo po ay abogado, si Kagere, meron po kayong dapat ikaso dyan sa kanila. Dahil nagsisinungaling po sila. Yan po ang masasabi ko po sa inyo. Ngayon, i-explain ko lang po ng kaunti itong about pathogens. Kasi napakahirap po nito mag-explain kasi hindi naman po ako medico-legal. Itong pathogens po ay sinabi ko na po sa inyo kanina, ito po ay iba't ibang klase ng mga viruses, protists, bacteria, fungi o toxins na nagiging disease po siya afterwards. Pag kumalat po, pag nag-spread out sa katawan natin or nagkalat or na-infect, yan po yan. At yung sinasabi ko po kanina na
dapat po hindi po ang isang vaccine investigatory experiment ay hindi po dapat minas hindi po ginawang mass vaccination sa Pilipinas, kung hindi dapat ginamit po nila into nature exploratory. Ang tawag po doon ay nature exploratory, either yun din po ba yung sinasabi ko po sa inyo kanina, either to nature. And explain ko na po sa inyo kanina is testing to the animals o the testing to the plants. Kapag kasi kailangan malaman natin kung ano yung mga properties of immunogenicity. Kaya kailangan gumamit tayo ng two ways ang into nature exploratory. Ang dapat po natin gamitin diyan ay tinatawag na tissue culture sa mga plants at cellular culture mostly sa mga animal testing po yan. Pwede rin po natin gamitin yung cellular culture sa human, but mostly sa animals po yung ginagamit. Kasi ang tawag nga po natin dyan ay nature exploratory study. Ngayon, itong tinatawag nating immunogenicity, yung ini-immunize natin dyan sa, ang composition po dyan sa bakuna na yan, para magkaroon tayo ng stronger immune system. Yun po yung tinatawag na yan. Mayroon pong dalawang properties yung immunogenicity po. Ang tawag po niyan ay, yung una po ay immunogen. Ang immunogen po ay substance po na nag-induce po siya sa immune response. At mayroon din naman po tayong sinasabi na antigen. Ito naman po yung mga, ang antigen po ay yun naman pong mga substance that is capable of binding specifically to the components of the immune system such as the antibodies. Nasabi ko na rin po yan kanina. Kaya lang, baka hindi ko po na-explain ng mabuti. Yun po yun. Bali, yung tinatawag nating immunogenicity ay may dalawa pong properties. Yung pong immunogen and antigen. Ngayon, itong mga itong immunogenicity po ay may apat pong responses sa ating katawan. Kumbaga, in medical term, mga side effects, mga effects, or mga ano nga bang tawag yun? May kanya-kanya siyang epekto sa katawan natin. May kanya-kanya siyang kumbaga sa isang war, kumbaga sa isang labanan, may kanya-kanya kayong hindi na sa war, kumbaga sa isang
sa isang sport, like for example, sa isang basketball, mayroon kanyang captain, may chief captain, may mga kung ano-anong mga, kumbaga may mga kanya-kanya pong ranggo dyan. Ganon din po itong immunogenicity. Mayroon po niyang mga kanya-kanyang epekto sa ating katawan. Like for example, itong tinatawag na number one, foreignness. Ano naman po itong foreignness? Kumbaga sa tao, tayo sa Pilipinas, may dumating na Amerikano. Yung Amerikano po ay foreigner po yan sa ating bansa. Yun po, yun. Isa yun sa may immunogenicity na pumupunta sa ating katawan. Kumbaga, na ito pong foreign, itong mga foreigner sa katawan natin, kasi ibig sabihin, wala naman po tayo niyan dati, kumbaga itinusok lang sa atin, so foreign po yan sa ating katawan. Ito po yung mga substance na genetically po ay foreigner po sa ating katawan. Example na po dyan ay kumuha tayo ng blood ng aso. Iturok natin sa kapwa aso. Yun po, ang immunogenicity po doon ay wala. Wala po doon. Alam niyo po kung bakit? Wala. Kasi aso, positive is none. Is X. Wala, di ba? Pero, kung kumuha tayo ng dugo mula sa aso, let's say, tinurok natin doon sa matching. Tinurok natin sa matching. Doon po ay mayroon pong effect yun. Mayroon pong foreignness. Ibig sabihin, ibig kong sabihin, yung blood ng aso na ituturok natin dito sa matching ay hindi po kilala ng antibodies ng matching. Hindi po niya kilala. Foreigner po yung dugo ng aso. Yun po yun. Kaya mayroon po siya doon immunogenicity. Yun po, yung mga properties ng immunogenicity. Number two, molecular size. Ito naman po, itong mga molecular size ng immunogenicity ay, ito po ay, let's say, 30,000 daily or 30,000 weekly daltons. Yun po yun, yung size. Weekly, daily, monthly, yun po. Daily daltons, weekly daltons, monthly daltons, weekly daltons, how much? 30,000, 20,000. Yan po yan, molecular size. Yung pangatlo po ay tinatawag natin na chemical complexity. Itong mga chemical complexity po ay mostly pinag-aaralan po ito ng mga taga food and drugs. Yung mga, kasi ito po yung mga vitamins compositions, like for example, yun ay proteins, amino acids, like for example yung mga ganyan. Yung mga chemical compositions. Like for example, sa mga kinakain natin, ano bang nakukuha natin sa fish? Ano ba yung nakukuha natin sa rice? Yan po yung mga, yun po ay mga example yan.
And then, ito pong number four ay, ito na po yung, kumbaga ay, pang last at kumbaga sa isang experiment or baga, kumbaga sa isang investigatory experiment projects ay magkakaroon po tayo dito ng conclusions. Stability or degradability. Like for example, ang stability po ay kunin na lang po natin sa isang medical term na like for example, ang isang tao ay nagpabago sa kanyang katawan. Tapos yung isa po ay nagbago rin ang kanyang katawan pero in stability. Like for example, isang mataba katulad ko, napakataba, napakamataba na, matanda na, pangit pa. Ngayon, gusto kong sumiksi. Gusto kong gumanda. Gusto kong sumiksi. Kasi ako ay mataba, gusto kong pumayat. Ako ay pangit, gusto kong gumanda. Ako ay mataba, gusto maging sexy, pangit, gusto gumanda. Yan. Na, let's say, like, for example, ang ginawa ko ay ang ginawa kong proseso, ang immunogenicity na ginamit ko po doon ay pwede naman po ako magpa-liposuction, pwede naman po ako magpa-retoke, pwede naman po ako para maging stable ang pero hindi ko yung ginawa ay use the stability process, stable na proseso. So, like for example, kumain ako ng mga healthy foods. So, kinain ko ang mga glue foods na pampaganda yung gumanda ako. Nag-exercise ako. Stable process, yun po ay sumiksig po ako, yun po. And then, nag-exercise po ako, ayan, pumayat po ako. Yun po yung tinatawag na immunogenicity and stability process, stable ka doon. Ito namang sinasabing degrade, ibig sabihin ay mga degraded, mga not normal, kumbaga. Not normal, hindi normal na mga pamamaraan. Like for example, yun na nga, yun magpapa-liposuction ako, yun ay mga degraded yan, na magpapa-opera ako dito, palalagyan ko ng silicone yung aking ilong, yan ay mga degraded yan. Tapos, ang mga kakainin ko para ako sumiksi ay yung mga, inom lang ako ng inom ng mga tablets, yun po yung mga yun po ang immunogenicity na pareho po yan nag-work sa ating katawan, so it's up to you which one to choose.
Kung alam po natin na ikasisira ng ating katawan, bakit natin gagawin? Eh kung alam natin na ikabubuti ng ating katawan, bakit hindi natin gagawin? Ganon po yan. In short, yan po ang conclusion ng isang vaccine investigatory experiment. Mayroong ikabubuti at mayroon ikasasama. Kaya kailangan dumampo tayo lagi sa right with quality and standard procedures and regulations. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay magkaroon po kayo ng konting aral sa aking mga sinabi. Kahit naman po akong normal lang na isang Pilipina. At isa pa po guys, sa inyo pong mga mahihirap na mga nagdra-drugs, kaya po kayong nagdra-drugs dahil kayo po ay mahirap. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ako po ay nanggaling sa pamilyang mahirap. Ako po ay mahirap. Ang kahirapan po ay not excuse na pumunta ka sa mga masasamang gawain. Na ikaw ay mag-drugs, na ikaw ay magnakaw, na ikaw ay pumatay, na ikaw ay sumanib sa mga satanismo, na ikaw ay sumanib dyan sa mga illegal gambling na yan, na ikaw ay sumanib sa mga mafiosa at mafiosa. Dahil mahirap ka, no. Kahirapan ay hindi po excuse. Mahirap ka na nga, sisirain mo pa ang buhay mo, lalo mo lang pinasama ang buhay mo. Always remember na ginawa ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. So, kung mahal ka ng Diyos, mahalin mo ang sarili mo, gawin mo ang mabuti para sa sarili mo, para matuwa sa iyo ang Panginoon. Thank you po guys sa inyong panonood sa video ko pong ito. This is the part 2 of Dingbaksha. I-upload ko po ito sa YouTube video ko, Amelita Stupaker. Please watch my part 1 po. My part 1 video po is Bird's Nest Dingbaksha in the Philippines. This is the part 2 Nemo Dingbaksha in the Philippines. Thank you guys. Thank you for watching. And God bless.